Okay guys, good morning uli. Ito po muli ang inyong Sigler's Kalikot Moto. So, ngayon, tutuloy natin yung paggawa natin ng ating project ng handlebar. So, natapos na natin yung ano, nakabit na natin yung ito, yung quick throttle na nibi natin. Basically, yung iniisip kong style sana ng pagkakabit. Ganito siya, naka medyo flat. Kaso, ang problema natin, wala siyang ano, wala siyang kill switch, yung kasama yung nibi throttle natin. So, yung original na kill switch natin, tsaka yung push start ignition, eh kasama dun sa stock na ano, handle, quick throttle, throttle ng stock natin. So, ayoko naman tong baklasin kasi nga, pagka case na kailangan natin uli siya or merong nangangailangan, at least magagamit pa siya, diba? So, ang ginawa ko, bumili ako ng bago, domino. At ito yung kakabit natin. Kaya lang, sa ganitong position ng quick throttle natin na nakaplat ito, hindi siya kakasya kasi wala siyang slot sa banda dito. So, kung mapapansin nyo ito, itong part na to, dapat baka ganun siya. So, kapag ganito naman yung style ng ginawa natin, well, okay naman. Kaya lang, hindi siya katulad nito na naka, ano, na naka pantay. So, inisip ko ganito siya. Ayan, para at least pareha sila, diba? Nakapantay. So, mangyayari, ang gagawin natin dito, ititilt natin siya ng konti. So, ayan. Tapos, yan ang ilalagay natin. So, para mas maganda yung ano, nakatilt nga lang siya ng konti. Pero, well, okay naman. Wala namang kaso doon. Kasi pag ginrip mo pa rin naman to, okay pa naman yan. So, ang gagawin natin is hahanapin natin yung pagkakabitan natin ito na katulad dito. Ito ay merong apat na wire. So, ito yung pinaka headlight nung ano natin, motor. Tapos, nandyan din yung ano niya, yung ilaw sa loob. So, tinanggal ko na to actually. So, angat mo lang yan. Kasi ito yung headlight. Ngayon, hahanapin natin itong part na to. So, yun, nandito siya. Ito siya actually. So, putulin na natin to. Okay. So, putulin na natin itong zip tie niya. Magkakabit na lang tayo ng bago. Sa loob ng malaking to, nandito yung dito natin makikita kung saan natin dapat itusok. So, ayan. So, currently, so, naka-clip siya. Okay. So, pag-aralan natin kung paano natin ito ay kakabit. Tingin ko mukhang no choice tayo kung hindi mag-cut ng wire kasi kailangan natin to. Tapos, ang nabili natin kasi, kailangan natin to kasi, kaso ang nabili natin, wala siyang clip, wala siyang ganitong sakit na tutusok na lang. So, gagawin natin, imamap natin to. Actually, madali lang naman itong imap kasi hanapin mo lang naman yung ignition switch dito. Tsaka dito. So, unahin muna natin yung pagdugtungin natin. So, ang ignition switch ng stock is yung yellow stripe at tsaka yung black, pure black. So, ito yung dalawang yun. So, wala tayong mahaba. Cut natin siya. Okay. Tapos yun yung dudugtong natin dito. So dito, ang kulay ng push button natin is yung kulay blue, black, and
blue, black, and stripe na yellow is yung nandito sa may push button. So, ayan. So, makikita nyo, yung color ng yellow, blue, at saka pure black is ito yung nandito sa may push button. So, ang nandito sa may push start is itong dalawa. Okay. So, cut natin siya. And then, so, yung may color, syempre, dito natin siya ikakabit. Okay. So, later on, ibabalutan natin siya ng tape. So, yun guys, na-testingan natin. Okay naman. Tama yung ating pagkakatigit. So, let's put sa electrical tape. So, don't forget na i-tape kasi magkukost yan ng short. Di naman kailangan sobrang dami kasi mamaya babalutin din natin tong lahat. So, basta mahalaga lang hindi sila magdikit-dikit. Saka hindi siya mag-short. So, yun ang importante dyan. The next na i-map natin is yung kill switch. So, yun. Okay, guys. So, natapos na natin. No? So, recap ko lang. So, dun sa wiring ng ating kill switch. Sa ista kasi, mapapasin nyo. Dito sa ista kasi, mapapasin nyo, meron siyang kasamang para sa brake light. So, dito yung nakakabit sa baba. Sa brake light. Tapos, ito yung sa kill switch. So, yung ground nila is common. Naka-top lang siya. Tapos, itong green na to, itong green wire na to, ito yung connection nun. Tapos, common yung black, so naka-top lang yan. So, yung isa nating green, na as in pure green, ito kasi meron itong stripe na yellow. So, kung mapapansin ninyo, meron yung stripe na yellow. Ito yung sa brake light. Tapos, ito yung sa kill switch. So, subali yung ginawa ko, hindi ko nagagamitin yung brake light dahil hindi naman tayo nag-brake light pagdating sa trail bago. So, kapag naka-push up to, hindi siya aandar. Yan o. So, kapag naka-push down, doon lang siya aandar. Ayan. Ha? So, pag pinush up natin to, yun, doon siya mamamatay. Tapos na natin yung ating project na handlebar. So, may papakita ko sa inyo. Pero, kabit muna natin to. Kasi meron tayong next na project na ayusin din. So, kabit muna natin siya lahat.
Okay, banyo. Handlebar natin, pero hindi pa natin natatapos yung buong motor. Okay, so ibalik tayo ng handlebar, which is ang bago nating handlebar ay RCB, and nagpalit din tayo ng quick throttle na needy, tapos nagpalit tayo na ignition switch tsaka fuel switch. Okay, so palit tayo na grip. So basically yun lang naman pinalitan natin about dun sa handle. So test natin ulit to. So mas expansive, mas madali. Yung kill switch nya, ayusin na lang natin to kasi ito baligtad yung configuration sa loob. So kapag naka-down yan, okay yan. Sabihin naka-on ka. Pero kapag pinull up mo yan, yun, mamatay. So wala kang connection dito. Natendless na i-push down muli. Okay, isa pa sa in-upgrade natin dito, nagpalit tayo ng LED light. Kasi dati ang ilaw nito ay stock light lang yung bulb, parang halogen light. So pinalitan natin yan, ginawa natin siyang LED. So ito yung tura niya. So ayan. So naka-LED light yan, and meron din yung high and low beam ka. Ito yung high nya, ayun yung low. So naka-LED light tayo dyan. Okay. Isa pa sa mga lalagdag natin dito sa ating handle, kakabit tayo ng handguard. So dumating kanina yung handguard na in-order. Kasi yung dati, hindi na talaga yung kakasya kasi nga malaki yun. So ito siya guys, yung handguard na, ito siya mga kasigler. So ito yung handguard na sinasabi ko sa inyo. Ang gusto ko dito, ito ay medyo makapal. Kumpara doon sa dati kasi medyo manipis lang siya. So ito yung dati. So medyo manipis lang siya. So kung ikukumpara mo dito, ayan. So medyo makapal tong kulay team. Ito yung bago natin ikakabit. So ito, itatago lang natin to. Actually, magagamit pa naman to. Pero itatago. So may mga accessories to na kasama. So yung clamp niya medyo maganda rin. Aluminum. And so ito yung ikakabit natin dito.
yun guys lang. So, natapos na natin yung handlebar project natin. So, bali, ito na yung itsura ngayon ng ating motmot. So, nagpalit tayo ng handlebar, quick throttle, kill switch, nagpalit din tayo ng kill switch, tapos naglagay tayo ng handguard. So, bago na yung handguard na niligay natin. So, natapos na siya ngayon. At ito yung itsura niya. So, yan. So, bago yung ating handguard. Ayan. Tsaka yung ating quick throttle ignition switch sa video. So, maraming salamat sa pagsubaybay. And, sa susunod na video, abangan nyo yung pagpapalit natin na, ng clutch lining. So, yun ang next nating project. So, maraming salamat guys. Dito natin tatapusin ang ating video vlog for the handlebar project. Okay, maraming salamat. And thank you for subscribing. Salamat din sa pagsubaybay. Sa Diyos ang lahat ng pagpapalit. See you guys!